Amen ng Panginoon, magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo po muli ngayong umaga ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Ano po, yung salita ng Diyos na ating pag-aaralan ay ngayon pong umagang ito ay matatagpuan po natin sa Salmo. Psalms chapter 19 verse 13 to 14. Ulit ko po. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay sa Salmo, Kapitulo 19, talatang 13 hanggang 14. Ang sabi po dyan ay ganito, ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalayas sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Sa English po ay ganito po ang sinasabi. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright and I shall be innocent from the great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength, my redeemer. Kaya ngayon po umagang ito, aawitin po ng ating kapatid ang talatang ito sa Biblia, ang Psalm 19:13-14. Praise God. Salamat nga po, O Diyos. Hallelujah, Jesus.
Lord God, sa umagang ito, Panginoon, amin pong dinadalangin ang tagapaghayag, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Kayo po ang siyang magbigay karunungan at kalakasan sa kanya, Panginoon. Balutin niyo nga po siya na inyong banal na Espiritu, Panginoon. At sa bawat makikinig, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko din po, O Diyos, yung karunungan at pangunawa, O Diyos, nang sa gayon ay maintindihan namin, Panginoon, ng malinaw ang inyong mga salita na siyang mahahayag, Panginoon, sa umagang ito. Salamat nga po, Panginoon. Kayo po ang siyang gumabay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At magsilbing gabay, Panginoon, ang inyong mga salita sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa buong araw na ito at sa mga susunod pang panahon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sa inyo po namin ipinagkatiwala, Panginoon, ang buong gawain namin, Panginoon, sa umaga ito at sa buong araw na ito, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Gaya po ng ating po yung binasa at inawit ng ating kapatid, pong ating pag-aaralan, ang sinabi po ng salmista, ulitin ko po sa Tagalog, ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap patulang kapintasan at lubos sa lalaya sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking niisip at sinasabi, kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. So yung ating binabanggit sa araw-araw, yung ating mga sinasabi, ay dahil ito sa nasa laman ng ating puso at nasa ating isip. Sinabi rin mismo ng Panginoong Jesus na kung ano ang nasa puso, from the abundance of the heart, ano yung lumalabas sa ating bibig, ay dahil nasa yung nasa kalooban natin. Kaya tignan natin sa salita ng Panginoon, dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo ay kanyang mga lingkod, ano ba dapat yung ating sinasabi, ano ba yung dapat nating nababanggit? Dahil alam niyo po, sa unang sabi doon, sa iniisip at sa sinasabi, syempre bago ka makapagsalita, mauna muna yan kung ano yung nasa loob ng iyong isip o yung inyong puso. Kaya makikita natin na sa lahat talaga ng bagay at pagkakataon, makita sa atin yung pagiging Kristiyano sa ating lakad, pananalita, gawa, kilos. Kaya nga sinasabi doon ni Pablo sa Roma Kapitulo 12, alam po natin ito na madalas ating naririnig na ito'y tungkol sa pagsamba at kadalasan ginagamit itong talatang ito kapag may mga worship seminar o kaya mga patungkol sa pagsamba na akala natin na ang pagsamba ay pag-awit lang, pagtugtog, pagsayaw. Hindi po. Ang pagsamba ay paraan natin ng pamumuhay. At kabilang dyan yung ating pananalita, pag-iisip. Ano? At ang sabi ni Pablo dyan sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So ang pagsamba po sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi yung basta lang pag-awit. Akala natin ang worship ay pag-attend ng worship service. Akala natin ang worship ay yung pagtaas ng kamay, pagluhod. At kagaya sabi ko kanina, pag-awit, pagtugtog. It's more than that. Ang totoo pong worship ay nangyayari pagmulat ng ating mga mata at hanggang sa ating pagtulog. Yung pagitan nun, yung ating ginagawa, lahat pong yan ay pagsamba sa Panginoon. Yan ay act of worship. Naalala ko po si Ma'am Sylvia, yan laging sinasabi nung kami estudyante sa Bible School na ang ating lahat ng ginagawa ay akto ng pagsamba. Kaya ibig sabihin, habang ikay nagtatrabaho, ginagawa mo rin yan para sa Panginoon. Yan ay act of worship. Ginagawa mo ba itong pinakamabuti sa iyong pag-aaral? Ganun din.
Kahit sa pagluluto, ginagawa mo ng talagang pinakamahusay dahil tayo anak ng Diyos at ang Diyos natin ay ekselente. Tayo din dapat ay maging ekselente. Hindi tayo dapat yung magsisettle na lang ng basta-basta ano, dahil ang Panginoon natin ay mahusay. Tayo rin dapat ay gawin natin ang lahat na may kahusayan. So, sabi rito, ito ang kalugod-lugod sa kanya, yung tunay na pagsamba. At pagkatapos, sasabihin ni Pablo na huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. So, nahihiling sa Panginoon. Ano, dahil kagaya nung panalangin kanina sa Salmo 19 na yung ating iniisip ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Paano? Baguhin daw natin yung ating pag-iisip. Ano? Huwag tayong umayon sa ugali ng mundong ito. So, ibig sabihin nun, mababago lang talaga yung ating kaisipan when we decide na ating babaguhin. Okay? Ang sabi dun sa English, be transformed by the renewing of your mind. Yung word po na renewing, yung salita pong renewing, ang original po niyang ibig sabihin sa talagang salita niya o konteksto ay to renovate. So, ibig sabihin, pag may renovation ng isang bahay, pag, ang ibig sabihin nun, kung ano yung ayaw mo dun sa part ng bahay na i-renovate mo, aalisin mo yun. Kasi bakit gusto mong palitan ng bagong itsura? So, ganun din sa ating kaisipan. Kung alam mo na hindi tama, at alam naman natin yun, ano, alisin natin. Ano, at doon mababago yung ating pag-iisip dahil hindi po tayo kagaya ng mundong ito. Kasi paminsan, dahil sa punong-puno tayo ng mga kamunduhang bagay sa paligid, sasakay ka sa taxi, sasakay ka sa jeep, mga panay kung ano-ano naririnig mo, minsan yung naririnig mo sa jeep, hindi na lang ano, hindi lang basta mga kantang makamundo, minsan yung mga comments din, no, na hindi rin maganda, ganun din sa television. At minsan, yun yung pumupuno ng utak natin, kaya hindi natin napapansin, yung pananalita natin ay kagaya na rin nila. Ano? Kaya nga, isang bagay sa ating pag-iisip, dapat yan muna ang unang mabago sa atin. Ano ba yung pumupuno sa ating kaisipan? Kaya nga, sinabi ni Pablo rito sa mga taga-Filipos, ano? Sabi niya dyan, bukod dyan, mga kapatid, Filipos 4:8, bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. So, mga kapatid, kung ito ang laging nasa isip natin ang mga bagay patungkol sa Panginoon, ano, dahil yung ating kaisipan, kaya minsan nakakapagsalita tayo ng pagdududa sa Panginoon o nakakapagsalita tayo ng hindi magaganda dahil yung ating kaisipan ay punong-puno hindi ng salita ng Diyos kundi mga kaabalahan at ibang mga bagay. Ano? At kaya nga po makikita natin rito na binanggit ni Apostol Pablo na pwede pala, no? Piliin natin na ito ang aking ilalagay. Kaya it's very important na sa umaga pa lang, tayo ay nagbabasa na ng salita ng Panginoon para yun ang pumupuno sa atin. Yun ang gumagabay sa atin. At pag tayo ay polluted ng mga kung ano-anong bagay sa maghapon, maganda na tatapusin natin ang buong maghapon ng salita din ng Diyos. At tayo ay magbabasa rin. Tayo ay dudulog din sa Panginoon. Babasahin ang kanyang mga salita. Yun daw ang ilagay sa isip eh. Hindi yung mga bagay na alam natin makakasira, hindi mga bagay na alam natin na makakapahamak sa atin. Ano? Dahil mga kapatid, kita niyo po, kung sa ating pag-iisip ay hindi na tama, ang ating sasabihin ay hindi na rin tama. Kaya nga sinabi rito ni sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, ang sabi po rito, kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman niya magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. At makikita natin dito sa Santiago na halintulad nga siya sa ano ba yon? Yung timon ba yon? Yung elisi nung pinakabarko sa
ilalim na napakaliit lang nun, pero sineset niya yung direksyon ng barko. At para itong dila, ang totoo niyan, ano, na ang dila, ang yung ating sinasabi ay mas higit na masakit kaysa sa physical na ginagawa. Kaya nga kapag mga nagkakaungkata ng mga nakaraan, hindi mo maaalala na sinunto ka, na ikaw ay kinurot nung kaaway mo, ang maaalala mo yung sinabi niya mga 13 taon ng nakaraan. Naalala ko sinabi niya sa akin ganito. No, kaya itong dila na ito ay ipasailalim natin sa Panginoon. Ano na yung ating kaisipan na tayo ay binigyan ng Diyos ng kaisipan niya na tayo dapat ay mapagmahal, maunawain, lalo na sa dami-dami ng mga na encounter nating araw-araw, ano na madalas yung ating pagsasalita, dyan po tayo dapat maging maingat. Dahil tingnan niyo po, sinabi ni Solomon sa Kawikaan 13, talatang 3, ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan. Kaya naiintindihan ko ang nanay ko, ang Pastora Che, bakit ayaw niya nung maingay, ayaw niya nung madaldal. Yung pala, isang paraan yun na maging maingat, ano, sa pagsasalita. Dahil ang taong madaldal, sabi ni Solomon, na pinakamatalinong taong nabuhay na, ang dulot sa sarili ay kapahamakan. Less talk, less mistake. Huwag kang salita ng salita, ano, dahil yung salita na binibitawan natin ay hindi na natin maibabalik. Parang toothpaste 'yan eh, na inalis mo sa lalagyan, ano, yung pinaka ano niya. Pag 'yon ay pinisil mo, hindi mo na maibabalik 'yon. Nandoon na 'yon, nakalabas na. Kaya think before you speak. Isipin natin yung ating sasalitain bago yung ating bago natin sasalitain. Let's think about it. Dahil paminsan yung mga ganyang tao, ang gusto nila ay para pong ano yan eh, parang sinabi po sa Kawikaan din na itong mga bagay na hindi totoo, kapag lalo na hindi totoo lumalabas sa ating bibig, parang yun yung mga mumo pagkatapos kumain, yung masarap daw sa katawan, ano, yung mga bagay na ganyan. Kaya tingnan ninyo ito sa susunod na chapter ng Kawikaan 14 verse 15 hanggang 16. Sabi dyan, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan, ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Kaya kung ikaw yung taong masalita, ikaw din yung taong laging gustong mag-absorb ng mga bagay na hindi maganda. Pag maingay ka, ang gusto mo, lahat din maingay at ina-absorb mo yon, at yung mga mangmang daw, tanggap na lang ng tanggap kung anong napapakinggan. Ito yung mga hatid dumapit eh. At dito nagsisimula yung sakit na chismis, at ayaw natin yon, at ayaw ng Biblia din yon, no? Hindi dapat ito sa atin. At ang sabi dyan, ano, ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Kaya nga, naalala ko yung isang salawikain natin sa Pilipino, dito sa ating mga Pinoy, ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ano, kaya bago tayo makinig at magsalita, isipin nating mabuti, ito ba ay makakalugod sa Panginoon? Ito bang aking iniisip ay tama ba? Ito ba ay makakalakas? Ito ba ay makaka-encourage? Yung hindi, wag na lang, ano? Ito ay maging aral sa atin ngayong umaga na saan man tayo magpunta, ingatan ng Panginoon yung ating pananalita, ingatan ng Panginoon yung ating pag-iisip. Ano? So, hindi naman po ito ibig sabihin na kapag totoo, hindi na tayo magsasalita. May panahon naman. Ang pangit naman nung iba po kasi yung panghuhusga dun sa pagsasabi ng katotohanan. Halimbawa lang po, nagnakaw o kinuha niya yung hindi kanya. Sinabi mo yung totoo, pero pag sinabi mo, magnanakaw ka, ganyan ka na habang buhay, yun na yung panghuhusga. Dahil ang mali po natin sa ating konsepto at sinasabi ng marami, ang Diyos lang ang huhusga sa akin. Wala tayong karapatang manghusga. Totoo po yun in a sense na ang Panginoon lang talaga yung nakakaalam, yung final judgment sa Diyos yun. Pero dito nga sa Biblia sinabi, judge rightly and accordingly.
ano, according to their fruits you shall know them. Ibig sabihin, mahusgahan mo sila sa pamamagitan ng kanilang ginagawa o yung kanilang itsura ng ginagawa. Pero syempre, yung final judgment o yung huling paghuhusga ay sa Panginoon yun. Ano, pero ang pinaka-punto po natin dito ngayong umaga, na kung magsalita man tayo ng katotohanan, nawa ito ay patuloy na nakalinya at naka-align sa naisin ng Panginoon na tayo ay maging kalugod-lugod ang ating pag-iisip, ang ating mga salita para sa Panginoon. At yan yung maging dalangin natin palagi, na tayo ay maging pagpapala, ano po, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kasamahan sa pananampalataya, at kung sino man ang ating makasalamuha, ay maging kaaya-aya po tayo sa Panginoon. Kaya ngayon, umagang ito, muli, awitin natin ang awit na ito, Psalm 19, verse 13 to 14, na nagsasabi na nawa ang ating puso at ang ating isip ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po? Salamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, at nawa po maging dalangin din po namin ito ng aming kaisipan, Panginoon, ay at ang aming mga salita ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Trabaho ngayong maghapong ito. Ingatan niyo po ang bawat sa amin.
sa lahat ng aming kikilusin at gagawin, kagaya ng aming panalangin, maging kalugod-lugod kami sa inyo. Panginoon, mga pawang totoong mga bagay lamang, Panginoon, yung aming sasalitain, paniniwalaan at iisipin, Panginoon. Mga bagay na kaaya-aya, mga bagay na totoo, banal, Panginoon. Kaya O Diyos, marami pong salamat sa inyo. Ang lahat po ng papuri po sa salamat at pagsamba ay aming inaalay sa inyo sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming dalangin. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong devotion ay nagmumula po dito sa Calamba, Laguna. Ano po? At sa District 6 po sa pamumuno ng Pastor Ache Manansala. Good morning po, Pastor Paul. Si Brother Ricky nanonood. Good morning. At ngayon pong umagang ito, narito po ang ating mga kasamahan. Praise God. O mag-hi na lang kayo. Yan, kabataan natin sa distrito pong ito. At salamat po sa Panginoon kay Pastor Ache. Magandang umaga po. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.